na-interviewin. Ito ay isa sa mga favorite ko na kapanayamin dahil nakita ko yung kanyang dedication sa kanyang trabaho, lalo na pagdating sa pagsusuri sa panukalang pambansang budget. Ang aking tinutukoy, dating Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang hapon at kumusta na po kayo? Jelly, magandang hapon at kumusta ka rin? Oh, hinihintay ko ho ang inyong pagbabalik sa Senate, sir. Baka ikaw ang isang dahilan kung bakit ako magde-decision na bumalik. Ay, meron na bang decision, sir? Kasi Senator Trillanes, Senator Trillanes, sir, kasi nag-announce na ngayon na he's running for mayor sa Caloocan. So, I heard. So, sir, kayo, kailan kayo magde-decision? Dahil next month, filing na ho ng Certificate of Candidacy. Oo, meron pa namang mga 10 hanggang 20 araw. Para magmuni-muni. Pero kailangan ho ng Senate ang isang Senator Panfilo Lacson. Ayun, namimiss na namin kayo lalo na pag budget season. Anyway sir, unahin ko po muna yung tungkol dun sa Chinese trader na nabanggit nyo, na nakwento yata sa inyo na nag-alok ng 1 bilyong piso itong si Alice Guo para lang mailapit siya sa First Family. Meron ho kasing mga panawagan sa inyo, like kanina, Senator Jinko Estrada, sana daw po ay isiwalat nyo na lang sa publiko yung pangalan na naturang Chinese trader. Yeah, actually, hindi naman mag-isa lang akong pinagsabihan niya. Merong, I think, na mga 3-4 kami doon sa mesa. Nung naikwento niya yon ano, out of nowhere, nung napunta ang usapan tungkol kay Alice Guo at saka yung mga pagdinig, sinabi niya na actually, yun nga, nagkaroon sila ng pribadong meeting at doon sa kanilang pag-uusap, sinabing, kasi alam yata na meron siyang kakilala within the immediate circle ng First Family, you know? Kaya yun ang sinabi sa kanya, na kung matutulungan siya doon sa kanya mga problema, mga Hulyo yata ito yung bago nakaalis. Kasi I think July 14 yata umalis si Alice Guo. So thereabouts, ano, before that date, naganap yung kanya pag-uusap. So yun lang ang kanya nabanggit at para maalis nga yung lahat ng problema, mga legal problems, kung matutulungan, ang offer na binanggit sa kanyang halaga, 1 billion. At para patunayan yung sinasabi niya, opo, kasi nakatingin lang kami sa kanya, sabi niya, ito yung picture namin dalawa nung nag-meeting kami. Mataas siya, sabi niya, dinidescribe niya mga 5'7", kung hindi naka-makeup, pangkaraniwan lamang itsura, may mga description pa siyang ganun. So, nung na-interview naman ako sa Pabilang Station, ayun, nabanggit ko nga yun. Hindi ko naman alam na magkakaroon ng ganong kalaking interest yung ating mga kababayan, lalo na mga netizens. Pero sir, natanong nyo ba yung Chinese trader na kakilala nyo kung handa ba siya sakali na ipatawag sa like sa congressional inquiry? Nabanggit ko sa kanya kasi nag-message din sa akin si Senator Risa Ontiveros na ang pakiusap actually sa akin, kung gusto ko raw i-expound yung akin nabanggit tungkol sa 1 billion na bribe, sabi natin attempted bribe offer. No? Sabi ko sa kanya, I don't think so kasi kung ako, magiging hearsay lang. Kasi wala naman akong direct o personal knowledge o direct na kaalaman tungkol dito. Hayaan mo, sabi ko. At kakausapin ko yung aming kaibigan at kung willing siya, di sasabihan ko siya. So doon natapos yon. Ang pagkaalam ko, wala dito ngayon. I think nasa China. Umalis yata nung the other day or kahapon. Kaya wala siya rito ngayon. At hayaan mo, Sally, kung sakaling pagbalik niya at willing siya mag-testify, pasasabihan din kita at saka yung mga dati kong kasamahan, lalo na yung chairperson, si Senator Risa. So sir, so hindi niyo pa siya nakakausap para tanungin kung handa ba siya na humarap sa congressional, like sa Senate inquiry? Actually, nakita uli kami late this week. Grupo ulit, ano, hindi lang ako. At we had a good laugh, ano, nung pag-uusapan nga yun na halaka, patatawag ka na doon sa sa Senado. Opo. Non-committal naman siya. Hindi niya sinabing oo, hindi sinabing hindi. Pero again, ni-reiterate niya yung usapan nila ng dalawa ni Alice Guo. So for now, hindi pa rin natin, sir, pwedeng isa publiko kung wala namang permiso noong kakilala niyo. Of course, oo.
Although, ang DOJ, according to Secretary Crispin Remulla, sila rin po ay nag-iimbestiga na rin tungkol dyan sa claim na yan na nag-attempt mag-alok ng 1 bilyong piso itong si Alice Guo. So, sir, kadududa rin kasi, Sally, dahil sa kung babalikan natin yung lahat ng pinanggalingan, yung background, ano? Opo. Sabi ko nga, eh, paano nga isang dayuhan makakapagpeke ng mga dokumento at lalahok sa halalan at mananalo bilang mayor. So pati yung mga ibang circumstances na pati yung ating konting kaalaman tungkol sa espionage, ano, sa trabaho ng pag-espia. Opo. Eh, ang aking, kasi na-tweet ko yan eh, pero subliminally, parang sinasuggest ko sa ating intelligence community, sa mga intelligence agencies, na medyo lalim-laliman nila yung kanilang tinatawag na record check at saka background investigation doon sa naturang tao kay Alice Guo. At baka naman na hindi natin, wala tayong kamalay-malay, napasukan na tayo. Kasi kung mayor na, ang nadinig ko nga sa mga taga-banban, mga ilan na kausap natin, maganda yung kanyang pamamalaka doon, ano? Tuloy ang parang dire-diretso sa constituents yung mga tulong na nanggagaling sa munisipyo. So kapag ka ganun, hindi malayo, ito yung aking concern, Sally, hindi malayo na tumakbo siyang bilang kongresista at manalo. At pag nangyari yun at nanalo siya, nakaupo sa kongreso, medyo ika nga, yung kanyang security clearance, tataas ang antas kasi national elected official bilang kongresista, magkakaroon siya ngayon ng access doon sa mga highly classified information. So doon nang gagaling yung aking concern na kung highly classified information, baka makompromise yung ating national security. Lalo na ho, sir, binanggit mismo ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz na mga nalulungkot siya dahil mga kasamahan pa daw niya ang para nagpaparinig sa kanya, yung para nag-a-attempt na kahit siya alukin, although wala daw perang o amount na pinag-usapan dahil kilala daw siya ng mga kasamahan niya na hindi siya tumatanggap. Ibig sabihin, kahit ito yung ating ilang mga nasa law enforcement agency, maaaring na-impluensya na rin dahil sa laki ho ng pera meron itong grupo ni Alice Guo. Totoo yan kasi alam mo si Undersecretary Gilbert Cruz, naging tauhan ko yan doon sa PACC. No, siya yung aking intelligence officer noon sa Task Force sa Bagat. At I can also speak highly of him na talagang yung integridad niya mataas. Kaya totoo yung sinasabi niya na posibleng maraming nag-o-offer sa kanya at mismo mga kasamahan niya o dating kasamahan niya ang nagpaparinig na dahil nga malawak na masyado yung operation ni Alice Guo at hindi natin alam kung saan nanggagaling talaga yung suporta na kaya niyang ipag-alukan kung kani-kanino. So, tama yung ako sumasang-ayon ako sa pahayag, yung PAOCC, tapos si Secretary Boying Remulla, na magtulong-tulungan, especially yung ating intelligence agencies, talagang dapat laliman yung pag-iimbisiga. Patungkol naman, wag na parang incidental yung pogo, ibang angulo yung kanilang tumbukin, at alamin nila, baka naman na may malalim pang pinanggagalingan ang aktibidades ni Alice Guo. Di ba, sir, dyan sa Cavite, doon, may isa na malapit doon sa Sangli Point, di ba, na nag, hindi ko alam kung pogo rin yun. So, isa rin po ba ito sa dapat na sentro ng investigasyon at ng intelligence gathering na ating mga otoridad? Kasi malapit sa Sangli Point? Oh, hindi lamang yun, kasi ano na, nag-aanap na, di ba, napakarami na talagang mga pogo operations na ang karamihan, mga illegal operations. Kaya nga tama lang yung naging hakbang ng Pangulong Marcos na itigil na at ideklara ng illegal ang lahat ng pogo operations. Nadama yung mga legal pero dihamak na napakarami ng illegal at nagiging pugad na o breeding ground ng crime and corruption. Ano? Alam din naman natin na pagka merong pogo activities, naglipa na yung mga members ng PNP, ng armed forces, nagsisilbi mga bodyguard ng mga Chinese pogo operators. So, minsan napakarami. Akala mo mga high government officials nasa mga luxury vehicles at may mga escort. Pagka naman na nasilip mo, hindi naman talaga government official, kundi mga pogo operators na mga dayuhan pa. At hindi lamang yun. Di ba, nakita nila, merong torture chamber.
So, nagiging breeding ground ng kriminalidad at saka ng katiwalian, sangkot yung ating mga kapulisan at even members of the armed forces. Mm. Sir, balikan ko lang yung Chinese trader. Hindi niya matagal o personally kakilala itong si Alice Goh, lumapit lang dahil alam niyang siya may contact sa First Family, kaya nilapitan siya, o matagal na niyang kakilala si Alice Goh? Hindi, hindi niya kilala raw. May naglapit lang sa kanyang kaibigan niya. Meron silang common friend, inilapit sa kanya. At agad-agad, naset nga, private meeting nga raw, sabi niya, parang kung hindi silang dalawa lamang, tatlo sila nung kanyang isa pang kaibigan nung inoffer yung 1 billion pesos. Di umano. Ako naman, hindi ko naman pinipilit sa ating mga kababayan na, alam mo, kwento yon ng isang sinasabi niyang lumapit sa kanya si Alice Goh. So, mas maganda talaga kung ma-convince siya na humarap sa Senado o sa Kongreso man para i-share yung kanyang information, para makatulong doon sa kung ano man yung intelligence gathering efforts na sinasagawa ng ating mga ahensya sa ngayon. So, siya ba nagsabi na nalula siya doon sa alok na 1 billion at buti na lang po, sir, talagang hindi niya pinatulan yung alok na yun ni Alice Goh? Actually, ang sabi, tinanong ko siya kung narelay niya doon sa kanyang contact sa First Family o sa Malacanang. Sabi niya, hindi ko na nirelay kasi ang alam ko, ang pagkaalam ko, hindi kakagatin. Kaya yun ang kanyang binanggit. Hanggang sa kanya lang, hindi niya na-i-relay yung mensahe. Sir, sabi niyo nga, dapat laliman ng ating mga intelligence community, yung mga pag-background check, yung pag-record, check ng records. So tingin niyo, pwedeng hindi nag-iisa itong si Alice Goh na nagawa na ma-elect na mayor kahit hindi sila tunay na Pilipino? Yes, kasi mahirap gawin ng isang tao lamang yun. Kasi sabi ko, ikaw nga pumunta sa bansang China o maski sa ang country abroad, no, sa foreign country, at subukan mong magpundar para, huwag na natin sabihing mayor, parang kung may ibig sabihing katumbas ng barangay chairman, tingnan ko nga, Selly, kung mananalo ka o mananalo tayo. Tayo na, isasama ko na yung sarili ko, pati yung mga ibang kasamahan ko. Hindi mahirap gawin yun kung wala kang ayuda o tulong na nanggagaling sa may impluensya o kaya may kalaman tungkol sa pamamayaki ng mga dokumento. Eh, alam mo, ito yung mga network ng pagiging espiya, di ba? Kung may tulong ang iyong gobyerno, mas madali ka makakagawa ng mga mahirap gawin ng pagkakaniling ng tao. At nakalulungkot, sir, ibig sabihin marami pala na nasa gobyerno na dahil sa pera, pinalulusot na maka-acquire ng legal documents kahit illegal parang wala, hindi sila acquired, dapat ibig sabihin marami pala may mga official sa gobyerno, kawanin ng gobyerno na dahil lang ho sa pera. Yes, yun pa yung isang concern, ano, na major concern, na expose yung weakness o yung vulnerabilities ng ating mga ahensya na dapat yung integridad, ika nga yung integrity ng mga records, integrity ng mga dapat pinangangalagaan, na-expose tuloy ngayon. Ibig sabihin, kung totoo, no, na ito'y espiya, isang espiya na pinroject para sa Pilipinas, exposed na kayang-kaya palang paikutin yung ating mga ahensya na nangangalaga ng mga records. Alam na rin naman natin, marami na rin mga Chinese nationals na nakakuha ng passport. Hindi ba? Sa pag-iimbisiga, parang 200 na yata yung na-discovery na nakakuha ng Philippine na passport. At hindi lang yon, malamang sa hindi, kaya dapat tingnan din ng PSA, Philippine Statistics Authority, baka naman yung ating PhilSys, ano, yung ID, national ID, ganoon na rin, na compromise na rin, na kung saan yung identity theft na tinatawag, nagkakaroon na rin ng ganoon. So kailangan talaga, lalo pa nga, may lumabas na bagong information na kung saan nagkaroon ng problema yung pag-imprenta ng mga national ID. So sir, anong iyong observation kung namomonitor ninyo, nasusubaybayan nyo itong Senate hearing? Do you think may maganda naman itong kahinatnan? Lalo na ngayon, andyan na uli si Alice Goh, pero wala silang mapiga dahil karaniwan ang sagot niya may death threat o kaya may kaso na siya sa korte. Yun pa yung isa, no? Yung maski noong unang-unang pagdinig pagkatapos niya na mahuli sa Indonesia. Kaya ako nga nagkaroon din ako ng curiosity kasi yung isang dati kong staff na staff ngayon ng isang incumbent senator,
parang nag-express ng exasperation. Ano sabi niya, sir, wala sila mapipiga. Very smart itong si Alice Go. So, ang ginawa ko, nung sinabi niya gano'n, naging curious ako, pinanood ko yung replay sa YouTube. Eh, napaka-adamant niya, tapos consistent yung sagot, maski kinukonfront na siya ng parang andyan na malinaw na, na peki nga itong at hindi ikaw yung sinasabi mo kung sino ikaw. Mm-hmm. Eh, pero matatag yung kanyang sagot na, hindi po, ako po si Alus Go. Eh, yun ang marking o yun ang trait ng trained at smart na espiya. Hindi ko sasabing espiya talaga siya. Kaya nga dapat laliman yung pag-iimbisiga, pag-background investigation at pag-record check sa kanya. Sino ba yung kanyang ama? May connection ba yung kanyang ama sa Chinese Communist Party? O gaano kataas ba yung connection? Yung mga ganun dapat tingnan ng kasama na lahat-lahat yan pagka tinatawag na CBI, ano, yung complete background investigation ang sinagawa. Mm-hmm. Eh, ako naman, I'm assuming na ginagawa na rin yan ng mga intelligence agencies natin. At maaring hindi lang nila pinapahayag. Kaya lang, parang sa akin, panawagan na lang na gawin na lang sana talaga at sana ginagawa na nga sa ngayon na nag-uusap tayo. O sana nga sir, dahil sabi ng mga senador yearly palaki ng palaki binibigay nilang intelligence fund sa ating mga intelligence community. So sana gawin naman nila yung trabaho. Anyway, sir, aking ihahabol, ano, bilang kayo po ay isa sa talagang sobrang dedicated na gusto nyong laging na ipapasa yung budget talagang naka-allocate sa tamang programa at mga proyekto. Ano po yung masasabi nyo sa nagiging issue o problema pagdating sa budget ng Office of the Vice President? Kasi ang sabi niyo ba, courtesy daw sa Office of the President and Vice President, pero kahit may ganung courtesy, hindi dapat tanggalin ang duty ho ng mga mababatas na kilatisin po ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno, kahit pa ito'y budget ng pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa? Tama yun, ano? Parehong tama yun na, Sally, kasi alam mo, time-honored tradition, inabot na namin yan at sa napakahabang panahon din, 18 taon din ako sa Senado, talaga namang sinusunod yan yung time-honored tradition na parang interdepartmental courtesy na pagka naman office ng president at saka office ng vice president, pati nga yung sa judiciary, yung sa pag naandyan yung mga justices ng Supreme Court, yung courtesy talagang halos pag-open ng hearing sa committee level, roll call, pagkatapos sa acknowledgement, agad-agad meron na magmo-motion na i-recommenda na sa plenaryo yung budget na walang ginagalaw. Pero hindi ko rin masinasabi na mali na wala nang dapat magtanong, kasi kung merong gustong interesado magtanong, hindi mo rin naman pwedeng pigilan, kasi tradition lang naman yung may kortesiya na binibigay at wag nang tanungin. Pero yun naman, tradisyon na hindi naman dapat i-observe kung meron namang nasisilip na gustong tanungin o gusto i-clarify ng isang mambabatas o isang grupo ng mambabatas. So ang hindi lang parang maganda nangyari, kasi yung balitaktakan, yung naging sagutan, napakalaki ng inislash do sa budget ng Office of the Vice President. I'm just hoping na pagdating sa Senado, kasi magiging house version pa lang naman yung binawasan at naging 700 plus million lamang sa halip na mahigit 2 billion. Ano? I just hope na pagdating sa Senado, medyo reconsider naman nila out of deference or out of respect, maski kaibang, sabihin natin kaibang partido na ng Pangulo ang Vice Presidente, bigyan naman ng konting konsiderasyon para rin na makapagsilbi ng maayos yung ating Vice Presidente. Kasi masama rin nga maging president ito na kung saan, pag siya naman halimbawa, no, hypothetical ito, supposition lang ito, halimbawa siya naman ang maging Pangulo at hindi niya kapartido yung Vice Presidente niya, baka maulit yan at maging kalakaran na nabalikan na lang ng balikan. Di ba ang isa nakakapigil sa pag-unlad din ng Pilipinas kapag yung hindi nagkakaisa, yung hindi lamang nasa executive department kundi yung nasa legislatura. Anyway, naku, sayang, bitin yung oras, pero hindi ito magiging huli dahil may mga susunod pa akong interview sa inyo, sir, lalo na kung may mga developments doon ho, sasabi nyo nga, tatanungin nyo yung inyong kakilala na Chinese trader kung handa siya na isiwalat sa publiko yung kanyang pangalan at kung handa po siya na humarap sa pagdinig ng Senado.
Yeah, thank you, Sally. And I miss you, I miss Nimpa, I miss everybody else na kasama natin dyan sa Senado dati. Kaya hinihintay namin ang inyong pagbabalik sa Senate. Sir, sir, kailan namin ka pwede balikan para sabihin, sir, may decision ka na ba kung anong plano mo for 2025 midterm? Ako na lang tatawag sa inyo. Sige, sir. Hihintayin ho namin ang inyong tawag. Yeah, maraming maraming salamat, Shelly, at mabuhay ka at ingat lagi. Kayo din po. Yan po mga kaibigan na kung ating na-miss si dating Senator, dating PNP Chief, Panfilo Lacson.